Hello guys, ito na naman. Meron na naman pala tong ano eh, marami nag-request nito tungkol kay first impression ah. Walaan nyo kung sino to. First impression. Rapist. Mukhang rapist. Mukhang itang bumaba sa lupa at napunta ng Japan. Bas, alam mo yung nakikita dito sa isang picture niya, this one. Nakikita ko dito yung kumpare kong ano eh, yung tricycle driver na mukhang addict. Ito, ito, ito siya. Tapos dito sa second picture niya. Nakikita ko dito yung bagong laya. Ito siya. Bagong laya sa kulungan na ano. Pangatlong picture, yung kulot ang buhok na gano'n, mukhang galing sa bundok. First impression lang naman eh, wala masama dito. Ito tapos ito yung nakabahag. Sa nakabahag pa lang, mukha ng rapist eh, di ba? Alam mo. Tapos ito, kagalang-galang ka sana eh. Kagalang-galang ka, mga nakabarong ka pa eh, naka-Amerikana ka pa eh, no? Pero wala kang kwenta. Sa napanood ko, wala kang kwentang tao. Nasa Japan ka? Pinagmamayabang mo yung Prime Ministry dyan? Well, nananawagan po kaming lahat sa Prime Minister ng Japan. Yung mga ganitong tao, hindi to dapat pinapatagal sa lugar nyo. Ipatapon nyo siya kung saan siya galing. Bagay siya mamundok doon at doon napunta sa mga ita-ita, di ba? Kaita-itahan. Kapal na mukha nito eh. At ang sabi, naghahanap siya dito. Meron siyang video ito. Naghahanap siya ng makakausap. Naghahanap siya ng makakausap. Diyos ko, ako, pakita ko to, hindi ko to kakausapin eh. Kahit na nakabarong, mukhang manyakis eh, yung puche. Minsan, ibabagay nyo naman yung pang-aalipusta nyo sa mukha nyo. Diba? Kabagay-bagay eh. Ginagaya yung si Mystica. Eh, si Mystica, hindi na dapat talaga pinapatulan yan. Dahil talagang baliw yan. Sumunod naman ton si Lensa Liwan. Kasi pinatulang kita, Lensa Liwan, kasi kala ko matino yung pag-iisip mo. Dahil pag pumunta ka ng abroad, pag nag-abroad ka, may medical, diba? May neuro, may drug test. So, nakapasa ka doon. Itong tatlong OFW na to, si Lensa Liwan, si Qatar Girl, at saka itong si Japan Boy, na alae, dong. Wala kayong ano, wala kayong modo, saan ba kayo nag-aaral? Ano yung code name mo? Jericho Rosales Panaligan? Pucha. Kasuka-suka. Mahiya ka sa balat mo. Tapos kung sino pa yung binabatikos nyo, si Francis Leo Marcos, binabatikos nyo, pati DDS. Patanong ko nga kayo, ano ba na itulong nyo? Namigay ba kayo ng relief goods? Namigay ba kayo ng relief goods para gawin nyo yun sa mga DDS, sa Pangulo, kaya Francisco Marcos? May naibigay ba kayo? May naitulong ba kayo sa pamahalaan? Ha? Ang kakapal ng mga mukha nyo eh, no? Dapat sa inyo kinukulong. Bakit? Ano ang problema? Hindi naman nagmakaawa si Duterte sa inyo nung time na naluklok siya bilang presidente. Siguro, tingnan mo yung mga itsura na to, si Lensa Liwan. Si Lensa Liwan, mukhang adik, kalansay na. Si Qatar Girl, mugto na yung mata. Parang nakadilat, wala nang shabu. Di, ito naman si Japan Boy, mukhang addict talaga. Totally mukhang addict, di ba? Kaya, hello? Saan ba kayo? Tinatakwil niyo ang presidente ng Pilipinas? Kahit anong gawin niyo, pagbalik-balik ta rin niyo ang mundo, pango pa din ang mga ilong niyo. Kulot pa rin yung buhok nyo na hanggang sa ibaba nyo, kulot pa rin yan. Tignan mo, nag-evolve ka pala, oh. Nag-evolve pala si, ano, si
Ita, oh, dating ita, ngayon naging unggoy. Tingnan mo, yung kulay... Naku, itang naging unggoy. Ita siya sa Pilipinas, nagpunta siya sa Japan, nag-evolve, naging unggoy. Chimpanzee. Mga ganitong tao, salot sa lipunan. Ano bang... tignan mo, oh. Tignan mo yung itsura. Tignan mo yung itsura. Oh, di ba? Sayang lang yung ano eh. Sayang lang yung mga pabarong-barong Tagalog nyo. Ay, ito mga pa-Amerikana nyo. Sayang lang yung pagiging... tawag dito. Sayang lang yung pagiging... professional nyo kung ganitong tao, kung wala kayong masasabing maganda, kung ayaw nyo sa pamahalaan, huwag na kayong kumibo. Ingay-ingay nyo eh. Sana magtatalak kayong ganyan kung nagaya nyo yung tulad ng ginagawa ni Francisco Marcos. Ayun, kaban-kabang bigas, napakaraming bigas, napakaraming tawag dito, napaka, yung talagang tunetunelada. O, pamukha nyo sa Pangulong Duterte. O, Pangulong Duterte, wala ka pala eh. Ito pala yung ako. Nakakuha ako ng ganito karaming bigas. Namigay ako sa mga ano, sa mga tao. Namigay ako ng gamot para sa coronavirus. Hindi eh. Puking ina, wala na nga kayong naibigay. Wala na kayo na iambag. Ang naiambag nyo pa yung mga mukha nyong walang kwenta. Yung mga sinasabi niyo walang kwenta, walang kabuluhan. No? Nako. Dapat talaga sa inyo, ano, ang magandang dapat sa inyo, i-deport papuntang Pilipinas, tapos ipakis dun sa mga namatay sa coronavirus o yung may mga coronavirus. Ikis kayo. Yung talagang bongga, buchi-buchi. Buchi-buchi, nainay. Ipa-deport kayo at ipakis kayo sa mga taong yun. Diba? Para ano? Para maramdaman nyo. Diba? At saka, ang layo nyo sa Pilipinas, eh, nasa ibang bansa na kayo, putak pa kayo ng putak. Yung pinuputak nyo, yung pinuputak nyo, nagbigay kayo ng mga relief goods. Nakatulong pa kayo, daig pa kayo nila. Tignan mo yung may mga naitulong, ha, yung mga vlogger na malalaki. Hindi sila pumuputak labang kay Duterte. May naitulong sila. Si Angel Locsin, sila Vice Ganda, sila yung mga malalaking artista. Wala silang putak. Kayo na mga walang silbi sa mundo, na walang ambag sa pagpapaganda ng Pilipinas, ang dami niyong pang nasasabi. Diba? Bakit sila wala silang nasasabi? Si Lenny, si Vice President Lenny, wala naman siya nasasabi ha. Oo, totoo naman na may sarili siyang project. May sarili niyang project yun eh. Bakit yung walang pinuputak? Kayo wala kayo. Iisa lang. At saka kahit hindi ka bumoto, kayong tatlo, kahit hindi kayo bumoto, wala na, wala silbi, tatatlo lang kayo eh. 'Di ba? Tatatlo lang kayo eh, 'di ba? Ang dami niyo. Ang dami niyo putak eh, no? Talagang tingnan mo 'yung itsura nito. Tapos naka-Philippine passport. Masaklap niya naka-Philippine passport kayo eh. Taga Batangas ka pala. Rosales Jericho Panaligan. Ang July 26, 1996. Diyos ko dong. Pilipino nakalagay sa... Pilipino. Pilipino manyakol. Siguro, isa ka talaga sa addict dito sa Pilipinas nun. Tapos, pumunta ka ng Japan kasi eh. Isa ka sa addict. Kung hindi ka addict, pusher ka, o kaya may masakit na ginawa sa'yo si Pangulong Duterte, o naapektuhan ang negosyo mo dito sa Pilipinas dahil kay Duterte. Kaya ka nagkakaganyan. Alam mo, kawawa ka. Sa magpapangasawa mo o sa girlfriend mo, kung sino man, kung may girlfriend ka man,
Nananawagan ako sa girlfriend mo. Magdalawang isip ka bago ka magpakasal. Kasi magpapakasal ka sa isang taong walang utak. Walang utak, manyakis, mukhang rapist, mukhang chimpanzee. Yun. Kaya pag-isipan niyo muna mabuti. Pag ito ay nanligaw o jowa niyo, no? Yun lang po guys. Bye-bye!